Magdamag nang namamasada ng jeep na biyaheng Cubao si Mang Gervasio. Sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, 90% ng kanyang kita napupunta lang sa krudo. Pero kahit nadagdaga ng piso ang singil sa pasahe, 200 pesos pa rin ang kanyang take-home sa loob ng 24 hours na biyahe dahil sa tumal na mga sumasakay sa kanya. Doon lang mapupunta sa diesel yung kinakayuran namin. Kung aabot ito ng 100, sir, pag-uwi na kami sa probinsya. Negros. Nitong nagdaang Martes, sumipa sa mahigit 6 pesos kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel at mahigit 2 piso sa litro ng gasolina. Simula noong Enero, umabot na sa 23 pesos at 85 centavos ang nadagdag sa kada litro ng gasolina. 30 pesos at 30 centavos ang litro ng diesel. 27.65 ang litro ng gaas. Para makatipid payo ng ilang motorista, makatutulong ang pag-check ng oil, makina, brakes, gulong at iba pang parte ng sasakyan dahil mas magastos kung magkaaberya sa lansangan. Umaasa naman ang ilang commuter na hindi natataas pa ang pamasahe sa jeep. Pero habang may libreng sakay sa MRT, dito muna sila sumasakay. Malaking tulong po ito sa amin dahil kahit papaano na yung pamasahe sana namin ay napunta sa pagkain. Maraming salamat po kasi maraming natulungan din mga Pilipino nagtatrabaho. Doble pasakit naman ang dinanas ni Lydia Palupo at ng kanyang mister ngayong taon. Nasunugan sila nitong Pebrero kaya sa pinapasadang jeep ng mister sila tumutuloy. Dahil hindi magamit pampasada, wala silang pambayad ng upa sa disenteng tirahan. Bibili kami ng katol, tapos matutulog kami dito, tapos mag-igib kami dyan. Yung isang baldi, yung isang galon, 5 piso. Yung balding maliit, 3. Tapos pag naligo kami, 20. Pagka naglaba kami, mag-igib na lang. Todo tipid din sila sa pagkain at pagluluto. Imbis na gas, uling ang kanyang ginagamit. Umaasang matutulungan sila ng gobyerno, pero kapwa naghahanap ng iba mga magkakakitaan ng mag-asawa para matustusan ang pangangailangan nila sa araw-araw. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.